So Annabel, anong istorya? Ako na po yung nabuntis niya. Kinasuha niya pa po ako dahil sa pag-post ng anak namin ng cyber libel po. Ano po, pinawaran siya pa po ako. Nagkautang pa po ako dahil pang-piyansa ko lang po. Grabe po ang ginawa niya sa akin. Hindi po makatarungan. Base sa report sa akin, ano? Opo. Annabel, ilang taong ka nung mabuntis ka nitong inaangal natin? Nasa ano na po ako, 30 plus. 32. Okay. Ano na uli ang pangalan nung sinasabi mong ama ng iyong anak? Ninyo Taiko po. Ano ang posisyon niya ngayon? Board member na po siya. Board member. Camarines Sur. Second provincial district ng Camarines Sur po. Ang problema, hindi niya kinikilalang anak niya yung anak mo, di ba? Opo. Anong pangalan ng anak mo? Shen Severino po. So ever since na siya ay pinanganak, hindi siya kinilala ng kanyang tatay na siya ang anak? Ano po siya, nung bagong panganak po ako, pumunta po siya sa Alabang, dinalaw niya po ako. Okay. Sino nagpunta sa Alabang? Si Ninyo Taiko po. Yung tatay? Opo. Bakit nandun ka sa Alabang noon, nung mga anak ka? Opo. Anong ginawa niya? Dinalaw niya po ako. Bagong panganak po kasi ako, tinignan okay. Niya po yung anak niya. So noong mga panahon na yun, kinikilala niyang anak niya? Opo. Yung bata. May mga nakakita ba doon sa pagpunta niya sa bahay mo doon sa Alabang? Wala po. Kasi mga kasama ko po sa trabaho, pumasok po sila. Okay, nitong huli na, anong sinasabi niya ngayon sa kasalukuyan, anong posisyon niya? Ganun pa rin? Ayaw niya po. Ano po yung nagiging dahilan niya, ma'am? Bakit daw po? Hindi ko po alam sa kanya. Ano po yung binibigay na rason, ma'am? Dahil ba tinatanggi niya ba to? Or wala siyang pera? Ano po yung sinasabi, ma'am? Wala po siyang sinasabi. Nung bagong panganak po ako, ang sabi niya, wag ko daw po apelido sa kanya. Kasi po, kakasuhan daw po kami ng asawa niya. Hanggang ngayon, nagsasama sila mag-asawa? Opo. Okay, ano naman sinasabi ni Shane ng anak mo? Considering na 16 years old na siya at meron na rin siyang sariling pag-iisip. Sabi niya po sa akin nung pandemic, wala po akong trabaho na nagpapabili po siya ng gadget na gagamitin sa school. Sabi ko, wala akong mabili niyan kasi wala nga akong trabaho. Sabi ko sa kanya. Ang sagot niya sa akin, ano pong ginagawa ng tatay ko? Di ba, mayor siya? Tapos sinagot ko, oo nga, di pumunta ka kung lumapit ka doon. Noon, lumapit ho siya doon, pumunta siya ng munisipyo, hindi na naman po niya nakakausap yung tatay niya. Mm-hmm. Ang humarap po sa kanya, yung tiyuhin niya, yung tiyuhin po ni Mayor. Ano sabi ng tiyuhin? Ang sabi, sige, kakausapin ko anya yung tatay mo, na kailangan mo ng ganyan, maghintay ka anya. So may mga kamag-anak yung tatay niya na kinikilala na anak ni Ninyo, Taiko. Opo. Kung si Ninyo Taiko ang tatanong, sinasabi niya hindi niya anak. At opo. I'm sure hindi rin siya papayag na siya ay magpa-DNA testing na kasama yung anak mo, no? Tingin opo. Mo? Kasi po nung nasa korte na po kami, nung kinasuhan niya po ako, ang hinihingi ko lang pong magpa-DNA test lang po para mo po lumabas yung katotohanan. Ano sabi niya? Ayaw niya po magpa-DNA. Okay. Ikaw ba, Annabel, willing kang mag-file ng kaso for paternity, yung tinatawag nating case for paternity and filiation? Opo. Okay, kasi dyan, pag final mo yung kasong yan, mapipilitan siya dahil sa magkakaroon ng court order na magpa-subject siya for DNA examination together with your daughter. At dun po mapapatunayan na siya talaga ang ama ng iyong anak. Opo. Willing ka bang gawin yon? Opo. Pero ikaw mag-file dahil ikaw ang minor na anak. Shane? Yes po. Shane, 16 sige, years ano old bang, siya, Atty. Okay, ano naman ang masasabi mo? Siguro magbigay ka ng mensahe sa tatay mo. Baka sakaling magbago ang isip at hindi na natin kailanganin mag-file pa ng kaso. Magsabi ka na po ng totoo. Pagod na ako. Shane, ano nang ginagawa mo ngayon, Shane? Ano ka, nag-aaral ka? Yes po. Saan ka nag-aaral? Dito po sa Pasakaw po. Public school o private school? Private po. Private school, ha? Buti po na nasusustain niyo yung pagpapaaral niya sa private school. Ano po ba ang trabaho niyo ngayon, Mrs.? Tindera lang po ako, sir. Ano po ang tinitinda niyo? Sa tiyanggian lang po yung mga sapatos po. Nagtitindera lang po ako. O Shane, ha? Believe din ako sa mother mo na kahit papano na itataguyod ka niya kahit siya lang mag-isa. Sir Ninyo? Yes po, po. You know what is the situation here? Alam niyo po. So may we know from you once and for all, kikilalanin niyo bang anak niyo si Shane o hindi? Attorney, please, nasa court kami nang po, nag-file po ako niya ng cyber libel po.
Inanuna ako niyan po sa ano sa Facebook quarter ni. Kasi siya na po nasa court kami kasi po hindi ako pwedeng makapag ano po niyan. Nagpa-file na po ako sa court niyan, attorney. Pasensya na po attorney. Nasa court kami po niyan, attorney. Okay. Sir Ninyo, ano may po sasabihin daw po sa inyo si Shane. Shane, sige po, nakikinig si attorney, sir. Attorney, please. Ano na lang muna po. Nasa court kami po. Madam, please. Ano po? Hindi niyo ba po, kasi po. Ano po, attorney? Para tapos na. Lagi mo sinasabi, napakasinungaling mo. Anak mo din naman po ako. So Shane, wala tayong choice. Ano? Lakasan mo ang loob mo. Nandito kami para tumulong sa inyong mag-ina. Okay. Ma'am, baka pwede niyo muna po maikwento kung paano po nagsimula yung relasyon po ninyo ni Mr. Ninyo at naging bunga po si Shane, ma'am. Umuwi po ako sa amin. Hiwalay na po ako sa asawa ko noon. Mm-hmm. Nagtatrabaho po ako sa Maynila. Pero sa kapatid ko lang po. Opo. Yung po, nung mga barkada ko po, barkada niya din, doon po nagkainuman kami. Napakilala yan sa akin si Ninyo Tay ko. Hindi ko nga po siya kilala eh. Mm-hmm. Kahit tagaroon ako sa amin. Kasi lagi po ako nandito sa yes, ma'am. Maynila. Yun po, doon na po nagsimula yung relasyon namin. Ang akala ko nga po niyan, wala pong asawa. Opo. After 2 months po, bago ko po nalaman na may asawa na siya, ano pa man po na may nangyari na sa amin, na in love na din po ako. Yun po, tapos nabuntis na po ako nun kay Shane. Nandito po ako sa Maynila. Paalis po kasi ako nun, paalis pa po pala ako ng papunta po akong Dubai. Hindi ko po alam na buntis ako. Ang akala ko po, dili lang ako. Opo. Pagdating po sa Dubai, doon po na-trace na ano ako na buntis ako nung medical po ako. Kasi direct hire po ako. Hindi po ako dumaan ng agency. Yes. Ma'am, Annabelle, so in short, talagang nagkaroon po kayo ng relasyon ni Mr. Ninyo Tayko. Opo. It's just hindi nyo lang po talaga alam na siya po ay kasal na po nung time na yon. Or may... Kasi... Nakilala niyo po siya, if tama po yung pagkakaalam ko, kagawad pa lang po siya. Opo, kagawad pa lang po siya ng barangay. Opo, and then ngayon po, hindi niyo, nung time po na yun, hindi niyo po alam na kasal na po. Kaya ako pala nang nagtitext ako sa kanya noon, sabi ko, huy na, sabi niya, ang sinasagot niya po sa akin, sabi niya, huwag ka muna magtext kasi may kalaban, sabi niya ganun. Opo. Yung tinatanong ko yung mga kaibigan ko, huy bakit ganun ka ako, pag nagtitext ako, ganun ka ako ang reply niya sa akin. Sabi nila, hindi man sila nagsasabi sa akin na may asawa. Kasi yeah, pero congratulations, Annabelle, kasi ngayon natataguyod may anak mo, di ba? Salamat po. Well, paglaban natin to, Sharon. Salamat po, attorney. Mahirap lang din dyan, attorney. Masakit dun sa bata, kahit ako nasasakitan dun sa bata. Kasi ganun po yung naging trato or ganun po yung pinagdadaanan po ng bata. Gusto lang din namin malaman, madam, kung paano nagsimula kasi... May mga allegation baka mamaya sabihin hindi niya po anak 'yan. Pero nung time po, dinideny. Kaya nung time po na yun, wala naman po kayong ibang boyfriend, ma'am, or ibang karelasyon, wala po. Siya lang po ang boyfriend ko noon. Okay. Siya lang. Opo. Kaya po. Shane, laksan mo 'yung love mo, ha? Opo. Gusto ko tapusin mo. Tapos magloka, ha. Dapat maging abogado ka. Opo. Sige. 16. So ganon. Huwag mong i-on-air kung sa kayo nakatira, ha. Opo. Gusto ko malaman kung sa kayo nakatira, ha. Kasi kung sakay nakatira, doon natin ipa-file yung kaso. Yung sinasabi ni Mr. Tayko kanina na hindi pwedeng galawin dahil may kaso, nakita ko naman yung kaso, dismiss na. So, unang-una, walang kinalaman yung kasong yon sa usapin ngayon. Diba? So, magpa-file tayo ng case for paternity and filiation at doon wala siya magagawa kasi uobligahin siya ng court na magpa-DNA testing. Ha? O Shane, nadinig mo yon? Yes po. Shane, ano daw yung kailangan mo sa school? Nung pandemic pa po kasi yung kasi wala naman pong pera that time si mama. Oh, so ano yung kailangan niya? Gadget po kasi that time po online class. Sige, ipaglalakas loob ko na. Ano ba yung gadget na yun? Hingin ko kay Rap, kay Senator. Sige, ano yung gadget na yun? Nakikinig naman po si Senator si ngayon, Rafi. Shane. Oh, pero ito, idagdag mo na. Oh, may 3,000 ako uli dito. Buti lang, nakasingil ako kanina umaga. O yan, dagdag mo sa pambili ng gadget ng bata. 3,000 pesos. O Shane, basta't ako, ilalabi ko kay Senator Rafi na kung ano man yung gadget mo, hingin ko sa hingin namin sa kanya. Shari ha, pagtulungan natin ha. Ayun. Ano ba yung gadget na yun, Shane? Ano po, kasi that time po,
Matagal na po yun kasi matagal na po. Grade 6 pa po ata ako noon. Teka, ano ka na ba ngayon? Ano na siya? Grade 10 na po. Grade 10 na po ako. Ay, kamusta naman? Ikaw ba? Kamusta naman ang grades mo sa school? Okay naman po. With honors po. Ah, galing ha. Sige, kumbinsin ko si Rapi magtayo ng Senator Rapi Scholarship Foundation. Ikaw ang uunahin namin scholar. Sige po, Shane, wag mong ibababa yung linya. Kakausapin ka ng staff namin. Pero ma'am, kayo po ba meron po kayong mensahe po para kay Sir Nino? I'm sure naman po nakikinig siya. Nino, ang hinaagad ko lang, magpa-DNA ka na lang para magluwas ang katotohanan. Yaman na yan, huwag nating hingin yan. Ito ang gagawin natin. Pasensya ka na ha, dahil hindi ko na matiis. Annabel, ipapanalo natin yung kaso. Salamat po. Lahat ng support in arrears, sisingilin natin sa kanya. Salamat lahat po. Ng ginastos mo simula nung pagkabata ng batang yan, sisingilin natin sa kanya. Salamat po. At pwede pa natin siyang kasuhan ng administrative tat, mawawala siya sa pwesto sa gobyerno kung magmamatigas pa rin siyang hindi siya magbibigay ng suporta. Thank you po. Okay? Thank you. Sige. O Shane ha, nadinig mo ha? Opo. Shane, ikaw naman. Huwag ka na makiusap. Mag-file na tayo ng kaso, okay? Yes po. Sige. Magbigay ka na lang ng mensahe mo, Shane, para sa tatay mo. Ang hiningi ko lang naman po sa inyo, mapag-aral niyo po ako. Kasi po, hindi naman po lahat-lahat kaya ni mama. Naman, ba't di mo kayang gawin? Nakakatulong ko sa iba, pero sa akin, hindi. Alam mo, kung ako yung tatay ng batang yan, hindi ko na padadaanin pa yung sarili ko sa ganitong kahihiyan. Di ba? Ewan ko ba? Ba't may mga lalaking ganyan? Ang sakit. Pero ang sakit nun, ato yun niya. Tumutulong yung sinabi ng bata na tumutulong pero hindi siya matulungan. Opo. Shane? Annabel, saludo ako sa'yo ha. Thank you. Kaya laksa mo pa rin ang lobo kasi nakasalalay pa rin sa'yo si Shane. Ibibigay na rin namin. I-ready mo yung mga birth certificate, ha? Kung ano ng mga dokumento. Saka number mo, attorney. Bibigay ka na rin. Bigay mo na yung telephone number, ha? Sige po, ma'am. Kausapin po kayo ni Attorney William Moore sa kabilang studio, ma'am. Thank you. Shane? Yes po. Oo. Mag-aral ka mabuti, ha? Huwag mong ibababa yung linya para malaman namin kung ano pa yung tulong na maibibigay namin. Alam mo, napakabuti mong bata. Stay ka lang na ganyan, na honor student at mabuting bata. Alalayan mo lang palagi yung mami mo, ha? Opo. Kung ano man yung ano, hindi, wala kang kasalanan dito, Shane, okay? Opo. Salamat. Sige, magandang hapon. Sige, Shane, good luck, good luck. Galingan mo yung pag-aaral mo, ha? Thank you po. Gusto ko pagdating ng araw, attorney Shane ka. Ba't naiyak ka, attorney? Hindi naman, napuwing lang. Pero parang naiyak ka. Nakarelate ka. Tigil lang mga. Pero naiyak ka kanina, attorney. Eh, bakit kawawa, po? Kawawa yung bata, di ba? Mm-hmm. Meron palang mga lalaking ganun. Mm-hmm. Hindi mo na-expect, di ba? Mm-hmm. Naturingang politiko siya. Mm-hmm. Di ba? Ano ba naman yung kilalaanin niya na unang-una hindi naman magsisinungaling na? Mm-hmm. Di ba? Mas malaking kaiyan ngayon yan kung mapalabas natin na through DNA testing siya palang tatay. Mm-hmm. Di ba? Mm-hmm. Ewan ko kung bakit i-allow niya pang padaan niyo. Kasi hindi lang kahihiyan niya ang nakataya dito, pati yung pamilya niya ngayon. Yes po. Diba? Well, any rate, good luck to all of us. Good luck to Mr. Tyco. And we will seek justice for this girl.